Tuloy na ba nga daw ang pag-alis nito ni Donovan Mitchell sa kanyang team na Utah Jazz? Yan nga ang mga tanong ng maraming NBA fans matapos na nalang mapansin na inalis ni Donovan Mitchell ang Utah Jazz guard na caption sa kanyang bio. Baka nga daw mga idol may alam itong si Donovan Mitchell na nangyayari na inside sa team ng Utah Jazz. Baka alam niya na nga daw na meron ng trade na magaganap at hindi pa lang na-announce. Pero yan nga ay kuro-kuro lang ng mga NBA fans. Nag-e-espekula lang sila dahil bakit naman naalisin ni Donovan Mitchell yung Utah Jazz guard kung naglalaro pa siya sa Utah, di ba? Pero nga mga idol, hindi natin yan sigurado. Siguro, abangan na lang natin kagaya nga rin ng pag-aabang ng mga NBA fans kung saan na ba malilipat etong si Donovan Mitchell. At ngayon nga mga idol, pag-usapan natin ang nabanggit at nasabi na itong ang ESPN analyst na si Mike Greenberg. Dahil pinuri niya nga itong team ng Brooklyn Nets, sinabi niya, "This is your worst nightmare happening here." Sabi niya nga na ito nga daw si Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons, each individually ay highly motivated papuntang next season. Dapat nga daw nakatakutan itong bagong big three ng Brooklyn Nets dahil feeling yata neto ni Mike Greenberg mga idol sa tingin niya walang trade na magaganap between sa Nets at kay KD. Feeling niya nga na babalik itong si Kevin Durant at maglalaro muli sa team ng Brooklyn Nets. At kung mangyari nga yan mga idol ay talaga namang nakatakot din ang potensyal netong team na ito. Napalitan nga si James Harden mga idol ng isang defensive player of the year candidate, isang playmaker at grabbing slasher na 6'11" na si Ben Simmons. Kaya nga mga idol, kung ako kay Kevin Durant ay mapag-iisip-isip ko na bumalik na lang dito sa team ng Brooklyn Nets. Dahil mga idol, talagang championship contending team na sila dito. Hindi lang maayos yung kanilang relasyon sa isa't isa, pati na rin sa mga coaches. Kaya nga hindi sila makahanap ng success sa kanilang mga laro at lalo na sa championship. Dapat siguro i-repair, ayusin na lang nila mga idol yung mga nasirang relasyon nila. Magkaayos sila muli mga idol dahil pare-pares lang naman sila ng gusto. Manalo ng championship. At ngayon ay pag-uusapan na nga natin ng ating panghuling balita dahil itong si Patrick Beverly at si Russell Westbrook na kilalang magkaaway mga idol matanggal pa man ay nagkabati na nga ngayong magkakampi sila sa team ng Los Angeles Lakers. Sinabi nga ni Mark Stein na ito nga daw si Westbrook at Patrick Beverly have been in contact since na maging teammate sila since na matrade itong si Beverly. At eto nga daw si Coach Darvin Ham ay sinabihan na sila ng mga naiisip niyang lineup na magkasama nga sila sa court, etong si Beverly at etong si Russell Westbrook. At mga idol, kinumpirma nga yan ni Beverly sa kanyang tweet. Sinabi niya, "So I'm guessing this how it works in LA. Something all the time, huh? We excited and we hungry. Watch us work." Yan nga mga idol ang magandang balita ni Patrick Beverly sa mga Lakers fans. Magkaayos na nga sila neto ni Russell Westbrook mga idol. Sinet aside na nga nila ang kanilang hindi pagkakaintindihan, ang kanilang beef for the past years. At focus na nga lang sila sa kanilang goal. At yun nga ay madara sa championship ang team ng Los Angeles Lakers. Kaso ang problema nga dyan mga idol, hindi pa rin naman sigurado kung itong si Westbrook ay isang Los Angeles Lakers player for next season. Baka nga itrade na rin siya ng team ng Lakers.